afternoon, tanghali na dito sa ibang bansa, sa Saudi. Ayan, ngayon pa lang ako mag-aalusay. Ito yung alusal namin. Itlog na may kamatis. Itlogs. Ayan, guys. Kaya ngayon pa lang yung alusal ko, guys, kasi ang kalat ng bahay namin, kasi kagabi ang daming bisita. Kaya inuna ko muna yung maglilinis ko. Alam ko marami akong mga kasab ng mga OFW, alam ko makakarelate sila. Kasi karamihan sa amin, uunahin na namin yung trabaho bago yung kain. Minsan naman, pag time na may time na maagang kagising, may time na hindi masyadong marami ang trabaho, yan, makakakain kami bago magtatrabaho. Pero guys, ito, almusal, tea, with egg. Anong oras na dito? Mag-aalas dos na. Yan ang almusal ko, guys. Ganun talaga, guys, ang mga OFW. Ganun ko talaga ang buhay namin dito. Minsan, nakakatampo. Kaya minsan, kumakain ka na, uutusan ka pa. Minsan naman, wala na sila sa oras na mag-utos, na alam mo kumakain ka, alam mo, ito pala yung time, ito yung time na palang ng, alimbawa, ganito, alam mo sa namin, tapos uutusan ka pa rin. Yan, minsan nakakatampo. Ganyan kami dito. Ganyan, guys. Kain tayo. Wala nang lagay-lagay sa plato yan. Diretso na yan sa kawali. Kasama ko dito sa bahay. Yan siya. Kasi wala, ayoko siyang i-video kasi ayaw niya. Kasama. Ayan, kasama. Yan, guys. Kain tayo, guys. Gutom na ako, guys. Actually, guys, hindi pa ako tapos. Iniwan ko lang yung iba kong trabaho. Kasi nga, nagugutom na ako. Kailangan ng resistensya. Kung yung makina nga, di ba, pag walang gasolina, eh yung sasakyan nga, pag walang gasolina, di ba, hindi aandar. Di ganun din tayong mga tao. Kaya ito, kain muna tayo. Makakagutom. Tatutubo lang. Ito, pagkain namin, nasanay na rin ako. Sa tagal ko na dito sa ngayong bangbansa. Yan. Nasanay na rin akong kumain na ganito lang ang almusal. Minsan, sa isang araw, hindi kami nakakain ng kanin. Yan, sa mga matagal na sigurong nag-aabo, sanay na rin na hindi kumakain ng kanin. Pero yung mga baguhan, doon kami nahahawa kasi sa isang araw, pag hindi sila nakakain, maghahanap talaga sila ng kanin at nanghihina sila. Pero masasanay, katulad ko. Itong kain ko to ngayon, itlog with the kubos na tinatawag nila dito. Ito yung kubos. Ayan. Kontento na ako. Mamaya na naman uli yung kain ko. Siguro gabi. Ayan. Ayan, guys. Ayan, kasama ko. Ayaw niya. Ayaw niya, kaya yan, nirespeto ko. Yan, guys. Ang init ng tiyan. Nasaan na ba yung kinakain ko? Yan. Ito pa yung kain namin, guys. Dali-dali pa ng pagkain, guys. Kasi siyempre meron pa kong iniwan na trabaho. Kailangan tapusin bago magising yung amo namin. Kasi oras na magising na yung amo namin, na hindi ka pa tapos sa trabaho, magdudubli na yung trabaho mo kasi utos dito, utos doon. Pati yung mga anak, pagising na. Dudubli na ang utos sa'yo. Diba, guys? Masarap na rin, guys. Laman loob na rin ko, guys. Ano tayong magagawa? Ito, tinanggap ko na ganito kasi ginusto ko mag-abroad. Kaya ito. Hirap din ang buhay dito sa abroad sa totoo. Masarap na rin. Nap-
putol yun kanina. Timing pa lang yung bahay namin ngayon kasi lahat silang tutulog. Pagising na yun. Umpisa na yung kalbaryo ng buhay namin. Utos dito, utos doon. Iyak dito, iyak doon ng mga bato. Masensya na kayo guys kung magsasalita ako ganito kasi bisaya ko. Gusto ko magbisaya. Kaso lang, yung ibang mga kasab ko, yung iba kong mga kablogger, Tagalog, eh, hindi nila maintindihan. Kaya, bahala na kayo kung maintindi sa akin. Kung matigas minsan ang pagpo-pronounce ko. Kaya tinatawag ko yung sarili, Inday Garutay. Yala, sayda. Okay guys, salamat sa papanonood guys. At sana nag-enjoy kayo dito sa nakita nyo kung kumakain ng mabilisan. Bye guys, thank you.